Dalawang linggo mula ngayon, mga minamahal ko, sa June 4 po, nagpaalam na ako sa kay Ate Lenny, tsaka kay Dolpo, lilipat na po tayo sa church natin doon. Yung ginagawa doon po tayo, amen? Sure na excited, mga minamahal ko. No, ito masasabi natin atin talaga ito, no, yung simbahan po na ito. At salamat sa lahat po nagkakaloob, sa lahat po ng tawag dito, sa lahat po ng nag-sacrificial giving. Pagpalain kayo ni Lord, hindi po nawawalan ng kabulaan ng ginagawa nyo. Amen. Patuloy na declaration natin, habang tayo po ay nagbibuild ng church, ibinibuild po ng Lord yung buhay natin. Amen. Declaration natin, Lord, magkaroon ng mga milyonaryo galing dito sa simbahan pong ito. Dahil naniniwala ko walang imposible sa Panginoon. Amen. So sa umagang ito, mga minamahal ko, I'm very grateful na magkakasama tayo. Sino ito excited ka this morning? No, excited si Lord, may gagawin ng Lord sa'yo. Gusto lang ng Lord, abuksan mo yung puso mo. Amen. So ngayon po, mga minamahal ko, sino rito na na-experience mo na merong taong lumalapit sa'yo, pag may pangangailangan siya sa'yo, lumapit siya, hindi mo siya matanggihan. Meron ba ngayon experience? Pag itong taong na ito lumapit talaga, kahit tinatago mong pera, lumalabas. No? Meron ba ganon? Na talagang hindi mo kayang i-resist, eh. hindi mo kayang pagtaguan. Parang may kakaiba tong taon at pag lumalapit sa akin, talagang lumalabas yung pera ko. At meron din ba rito na experience mo na may mga taong lumalapit sa'yo pero nagtatago ka na kagad? Yung mga resistable? Ano? May mga ganun tao, di po ba? So ngayon po, mga minamahal ko, pag-usapan po natin ito, yung word na irresistible. No? Irresistible. It is impossible na sinasabing tanggihan. No? Actually, mga minamahal ko, ito pong topic na ito, na-share ko po ito ng bahagya, doon po kahapon ng umaga. Pero I believe, mga minamahal ko, it is the word from the Lord. Gusto ho ng Lord na magkaroon tayo ng na sa paglapit ho natin sa Panginoon, hindi niya ho tayo kayang i-resist. Sinong gusto nun? Lahat ng Kristiyano lumalapit sa Panginoon, pero hindi lahat ng tao nakakaranas sa Panginoon. Amen. Even po mga Kristiyano, pero may mga katangian po, mga minamahal ko, na pag lumapit po sa Panginoon, hindi kaya ng Diyos na hindi katagpuin. Bakit po? Kasi po, meron po mga katangian na nakikita ang Panginoon para maging irresistible. And I pray, mga minamahal ko, ako'y nananalangin, sana lahat po tayo magkaroon nito. No? Para sa tuwing tayo po ilalapit sa Panginoon, we will receive kung ano man yung hinihingi natin sa Diyos. Amen. Sige po, pag-usapan po natin dito. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako, mga minamahal ko, sa Luke chapter 7, verse 1. No, ito po yung pag-uusapan natin. Luke chapter 1. Basahin ko po sa wikang Tagalog. No po. Ito po yung sabi po ng salita ho ng Panginoon. Sabi nga nun, nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, verse 1, pumunta siya sa bayan ng Kapernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may alibing mahal sa kaniya. May sakit ang alibing ito na nasa bingit ng kamatayan. No, pinag-uusapan po rito, may isang Roman captain. No po, ito po ay may mga taong nasa ilalim niya. Pag noon po, pag naging Roman captain ka, kasi po ang bayan ng Israel, sila po'y nasakop ng bayan po ng Roma. So makapangyarihan ng Roma sa bayan po ng Israel. Kaya pag ikaw po'y naging kapitan, mga minamahal ko, may sinasabi ka. Okay? May mga tao under you. No? May mga taong utusan ka, may mga taong kinukuman ka. And sabi gano'n, mga minamahal ko, meron po siyang isang alipin na may sakit, bingit ng kamatayan, verse 3, nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Verse 4, paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya, siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo. Sapagkat mahal niya ang ating bansa, sa katunayan nga po, ipinagtayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan, sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin.
Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratna na mga isunugo na magaling na ang alipin ng Kapitang Romano. So pag-usapan nun natin mga minamahal ko, irresistible. Ito po mga minamahal ko, ito po'y mahalaga para sa atin kasi from time to time, tayo po'y lumalapit sa Panginoon. At alam natin, kaya ka lumalapit sa Lord kasi may needs. Amen? At habang nabubuhay ka, may pangangailangan ka, kaya habang nabubuhay ka sa mundo, kailangan mo ang Diyos. Kahit sabihin mo na yung mga mayayaman, meron pong pangailangan yan. No, pwedeng emotional, pwedeng spiritual. So marami pong pangailangan ng tao. Dito po mga minamahal ko, gustong ituro sa atin ng Panginoon, paano ba tayo lalapit sa Panginoon at hindi tayo matatanggihan ng Diyos? Sinong gusto nun? Pag-usapan nun natin. Ito pong mama na ito, itong kapitan ng Romano, naranasan po niya na lumapit sa Panginoon at hindi po siya nahindian. Nagpakita po siya ng ilang katangian na pwede natin matutunan for us na i-apply natin sa buhay po natin. No. So ngayon po, tatlong bagay lang po ito. Gagawin natin mabilis kasi mainit. No, init, no? Kaya pag-pray ho natin, paglipat natin doon sa kabila, airconin ho natin yun. No. Kasi po, yung imagine mang init na nakatulog ka pa eh. Lalo na siguro pag malamig. Hindi po. Iba ho pag naka-aircon eh, hindi ho naman tayo luho. Kaya lang, alam nyo ho, medyo subukan nyo magpalit ho tayo rito. Diyan na ho mainit, pero mas mainit dito, pero mas mainit sa impyerno. Parang practice lang po ito, hindi biro lang po. So ngayon po, tatlong bagay na makikita natin sa Romano, sa Kapitan Romano, na hindi matanggihan ng Lord. Number one, yung tinatawag na pagmamahal. Pagmamalasakit, pagmamahal o pagmamalasakit. No? Paano po ba ito pinakita mga minamahal ko? Actually, yung Romano, Kapitan, nagsugo po siya ng mga leaders ng Hudyo. No? Kasi po, may pambihira, thank you sa akin. Dito po sa Kapitan Romano, makikita ho natin, yung unang-una, yung pagmamahal niya sa bayan ng Israel, hindi niya bayan ng Israel, nasasakupan nilang bayan ng Israel. Pero yung heart niya, mga minamahal ko, is to bless the nation Israel. No? Yung pagmamahal po niya, mga minamahal ko, sa bayan po na ito. Pangalawa na mapapansin na natin rito, sabi po nila, Jesus, ito pong Kapitan ng Romano, mahal po nito ang sinagog dahil nagpatayo po ito ng sinagog. No? Personal niyang pera, pinakita niya yung pagmamahal niya nung magtayo siya ng tinatawag na sinagog. Pag sinabi sinagog, ito po'y lugar na pinagtitipunan. Sa wika natin, ang tawag dito ay church. Imagine mo, mayroong isang unbeliever na mahal yung church. Ulitin ko po ito ha. May isang unbeliever na mahal yung church. Tanong mo sa katabi mo, mahal mo ba church mo? Pakitanong mo, mahal mo ba church? Ito, unbeliever, mga minamahal ko, nagpatayo ng church, although na hindi siya member ng church, pero mahal niya ho yung church. Ano ba, nakakalungkot minsan sa simbahan, no? sa kalahatan. Marami na sa loob ng simbahan, hindi niya mahal ang church. Dahil hindi nila mahal ang church, wala silang commitment sa church. Pag nagmahal ka, magkakaroon ka ng commitment. Amen. At kapatid niyo sa akin, ito pong simbahan natin, palagi mong tatandaan, walang magmamalasakit dito kundi ikaw at ako. Amen. This is our church. Hindi po ito church ni Allan. Ito po yung church ni Lord na pinagkatiwala sa atin. Kaya kung merong magmamalasakit dito, ikaw yun, tsaka ako yun. Amen. Kaya po tingi sa akin. Kaya po tayo, hindi natin kailangan na sponsor na galing sa labas. Dahil hindi silang upo sa inuupuan mo. Ikaw ang upo sa inuupuan mo. Alangan sila magpapa-aircon, ikaw magagamit. Alangan sila magpapatayo ng building, ikaw ang gagamit. Kaya itingin sa akin, sinasabi ng Lord sa atin, Nak, you are part ka ng Church ng Bethel Global Outreach. Kung merong magmamahal dyan, dapat ikaw yon. Dapat kasama mo yung pastor mo doon. Dahil hindi yan tinatayo para sa atin, nagtatayo tayo ng templo ng Diyos. Alam niyo po, kaya po irresistible po yung ano, yung mama, unang-una mahal niya. Yung expression ng love niya. Imagine mo, unbeliever po siya, nagpatayo ng church, personal na pera, no? Kaya po pagtingin na sabi ng Panginoon, wow, grabe yung reputasyon nito, no? Yung pagmamahal. Paano pang pinakita yung pagmamahal? Tingin sa akin,
Yung kanya pong alipin, may sakit. Sabi po ng Bible, mahal niya po yung kanyang alipin. Kapitid, tingin sa akin, noong unang panahon, pag sinabing alipin ka, pag-aari ka. Pag sinabing pag-aari, property ka, para kang lupa, para kang sasakyan. Na pag nasira ka, pwede ka nang i-ano sa gilid. Dahil yung po ang tinatawag na context ng tinatawag na alipin. Pag gusto kitang patayin, papatayin kita. Kasi po ang taanting gusto, property ka. Kaya yung mahalin mo, yung alipin mo, ibang level po yon. Amen. Yung concern, mga minamahal ko, na itong Kapitang Romano, ay matindi, mga minamahal ko. Kaya tingin sa akin, isang reason, kaya po sumama ang Panginoon, mga minamahal ko, kasi naintindihan niya yung puso po ng tao, na itong Romano, ang Kapitan. Kapatid, tingin ko sa akin, dito po pag inaral mo, no, ito pong pinag-usapan natin, no, lumapit, nagpautos po siya, hindi para sa kanyang sarili, para po sa ibang tao. Tingin ka sa akin, anong po ba kapatid, kaya marami tayong prayers na hindi natin nakukuha kasi karamihan ng prayers natin makasarili. Ito pong tao na ito, lumapit siya kay Lord, ang concern hindi po yung sarili niya, ang concern ibang mga tao. Alam niyo po ba, natutuwa ang Lord pag lumalapit ka, ang concern mo ay sa iba naman? Amen. Kailan ka huling nag-pray para sa kapitbahay mo na pag namatay pupunta na impyerno? Kailan ka huling nanalangin para sa mga samong sa... Kailan ka nagkaroon ng concern sa mga taong ito, kapatid? What moves the heart of God? Yung puso na may concern. Kaya po, irresistible, mga minamahal ko, ito pong tinatawag na Roman captain because po yung kanyang tinatawag na pagmamalasakit. Kapatid, tingin ko kaya ka na sa mundo, mga minamahal ko, ang layunin mo, mga minamahal ko, ay magkaroon ng pagmamalasakit sa mga tao. Hindi ka naririto para mangarap ka lang. Hindi ka nandito para lang yumamang ka lang, magkarir ka lang. Kapatid, bilang anak ng Diyos, tayo po'y nasa mundo dahil ang laki ng pangailangan ng mundo at naghahanap ang Lord ng mga taong may malasakit sa kapwa. Yun po yung mga taong hindi niya kayang tanggihan. Kasi yun po yung puso ni Kristo. Sa sobrang laki ng pagmamalasakit ni Kristo, iniwan ang kalangitan, iniwan ang kaluwalhatian, nagkatawang tao dahil nagmamalasakit siya sa tao. Amen. Kaya po siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang lahat ng labi magsasabi na si Kristo ay Panginoon. Bakit? Dahil po sa pagmamahal, dahil po sa concern. Itong huling panahon ito, mga minamahal ko, ang daming nangangailangan. Ang dami umikot ka. Alam niyo po ba, kapatid, tingin sa akin, kaya po nahirapan tayong pagpalain ng Lord kasi kadalasan we are self-centered. Hindi natin nakikita yung pangailangan ng mga sa paligid. Sabi nga ng kapatid natin, kinakausap ko, nung nasa hospital siya, kinakausap siya ng Panginoon. At ang sinasabi ng Lord sa kanya, nakikita niya needs ng mga tao. Yung pangangailangan nila nasa loob mo. Yung pangangailangan nila nasa loob mo. Yung pangangailangan nasa loob mo. Alam mo bang solusyon ka? Hindi ka problema. Ang Kristiyano hindi problema. Ang Kristiyano ay solusyon sa mundong nangangailangan. Ang laki ng needs, mga minamahal ko. Tingin ka sa akin. Ito pong huling panahon na ito, ito pong sabi ng Bible. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, sabi hong ganoon, but mark this, sabi niya, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Itong huling panahon na ito, sabi ho ng patandaan mo to, sa huling panahon, ang mga tao ay magiging makasarili. Iikot lang ang buhay niya sa I, me, myself, pangarap ko, karir ko, gusto kong ko. Lahat po yan ay bumabagsak sa ko. At tingin sa akin, alam mo kaya hindi tayo mauna ng Diyos? Kasi hindi natin inuuna yung concern ng Diyos. Ako po naniniwala ko with all my heart kasi nararanasan ho namin ito. The moment na isipin mo sila, iisipin ka ni Lord. Ang gusto ng maraming Kristiyano, isipin siya ni Lord. Pero wala siyang planong isipin ng iba. Kapatid, tumingin sa akin, ang provision ay binibigay lamang ng Panginoon sa mga tao may concern sa kapwa niya. Kaya po sa paglilingkod, sabi ng Lord, hindi kayo pumili sa akin, akong pumili sa inyo upang kayo humayo, mamunga, manatili ang bunga sa gayon. Ano man ang ihingin nyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay sa inyo. What is the context? Paglilingkod sa tao.
pagmamalasakit sa mga tao. Itong huling panahon na ito, sinasabi ng Lord sa church, church, huwag kang mabuhay para sa sarili mo lang. Hindi ka nilikha ng Panginoon para sa sarili mo lang. Kaya po ang sabi ng Panginoon, mga minamahal ko, love God, love people. Bakit ba nawawalang pag-ibig natin sa mga tao? Nawawalang pag-ibig natin sa mga tao pag nawawalang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil po yung pag-ibig ng Panginoon hanggat buhay po ito, madaling mag-release ng pagmamahal. Pero pag nawala pag-ibig sa Panginoon, wala ka na may bibigay. Etong huling araw na ito, tingin ka sa akin kapatid, huling araw na ito, ang tao ay mamimili ng gusto lang nilang pakinggan. Kaya ang dami motivational speaker, gusto lang ipamper yung sarili na, pero walang plano magbago. Pero walang plano maglingkod. Hindi ho ganun ang disenyo ng Panginoon sa atin, kapatid. Nung iligtas tayo ng Panginoon, may plano ang Diyos sa atin. Hindi lang tayo daling sa langit. Kaya patay na sa lupa, mga minamahal ko, dahil marami pang nangangailangan ng mga tao. Marami pang hindi nakakaranas ng pag-ibig ng Lord. Alam niyo po ba? You are the channel of God's blessing. You are the channel of God's love. Yung Diyos na hindi nakikita ay pwedeng makita sa pamamagitan mo. Kaya napakahalaga po natin, tingin sa akin. Bakit po, kapatid, tingin ko sa akin, mahalaga ang pamilya, pero huwag mong hayaang umikot na lang buhay mo sa pamilya. Mahalaga po yan. Pero sabi ng Panginoon, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your everything. Ibig sabihin, sinasabi ng Lord sa atin, kapatid, sa akin, alam niyo po ba kaya tayo natutuyot? Alam niyo po ba kaya tayo nagkukulang? Kasi most of the time, ang isip at puso mo nakasentro lang sa sarili mo. Offensive, yes, but that's the truth. You will know the truth and the truth shall set you free. Kapatid, din sa akin, malapit nang dumating si Jesus. Kapraso na lang. Anytime, pwede na hong mag-rapture. Nagtuturo na magbago tayo kasi may langit po na naghihintay sa atin. Kaya po, kapatid, din sa akin, pag wala kang planong magbago, pag wala kang planong gawin, mawala ka sa simbahang ito. Kasi lahat ng sinasabi ko, ma-open ka. Amen. Kasi gusto ng laman natin ipamper yung sarili dahil umiikot tayo sa I, me, myself. Sabi ng Panginoon, paminamahal ko, it's time. Hindi tayo kinokondem ng Lord, malakas lang magsalita si Pastor. No, ganito lang talaga, hindi ko kaya ibaba. Kapatid, gusto mo bang maging irresistible? Sa harapan ho ng Panginoon, sa tuwing lalapit ka, hindi ka hindihan ng Diyos. Pag ganitong heart mo, mga minamahal ko, alam niyo po ba, pag akit mo palang rito, alam na ng Diyos ang puso mo? Ang puso natin, alam ho ng Panginoon, alam ho ng lundo ng Diyos, hindi pwede magtago ang sino man. Yan po maganda kay Lord. Alam ho ng Lord ang puso natin, alam ng Lord ang lundo ng puso natin. Alam niya kung concerned tayo, alam niya laman ang puso na. Alam niya kung nalalamig tayo, alam niya kung mainit ho tayo, alam ho ng Panginoon ang lahat sa atin. Yan po yung maganda pero hindi kinokondemn ng Lord. Tayo po yung nire-remind ng Lord. Sabi na pa yung number one, nak, gusto mo bang maging irresistible? Nasa tuwing lalapit ka sa akin, no? Sana naman yung buhay mo, paikuti mo sa ibang mga tao. Huwag kang tumulan sa mundo, kapatid. Ang mundo, ang labanan, I, me, myself. Umiikot po sa pangarap nila, sa karir nila, ma-reach nila itong mga bagay nito. Kapatid, mahalaga yan, pero without God, it is nothing. Huwag mong hayaang dumating ka sa success na hindi mo kasama ang Diyos. Every success without God, it will become a curse to you. Pero ang success, dumating ka ron, nakasama mo si Kristo, pagpapala po tawag dyan. Kaya pwede ba ako makiusap sa iyo, huwag mong ipagpalit ang Diyos mo sa trabaho mo. Kapatid, hindi po trabaho ang katapat ng Diyos sa buhay natin. Ang babaw naman ng katapat ng Diyos, pag pinagtimbang ka, eto yung Diyos, eto yung trabaho mo. Mas mataas pa ang pagpapahalaga mo sa trabaho mo kaysa sa Diyos mo. Hindi ka papasok ng langit, maniwala ka sa akin. Dapat alam natin kung sinong all in one natin. Amen! Dapat, kung tinatawag mo siyang Lord, dapat siya Lord. Hindi pa pwedeng tinatawag mo siya na Lord na hindi siya Lord. Pag sinabi mong Lord, siya yung nagmamayari sa'yo, siya yung tinatawag na dapat masunod sa'yo. Yun pong ibig sabihin ng Lord. Kapatid, tingin sa akin, alam niyo po ba, hindi naman talaga disenyo ng Lord na maghirap tayo. Hindi naman talaga disenyo ng Panginoon na nakapusin tayo. Kaya tayo kinakapos kasi ikaw ang nasusunod sa buhay mo. Sa sobrang tagal, hindi natututo ang maraming Kristiyano paulit-ulit. Kapatid, pag sinabing Lord, tingin sa akin, pag sinabi mong, Jesus, you are my Lord, pag-aari mo ko. Kung pag-aari ko ni Jesus, si Jesus ang bahala sa akin.
Kung si Jesus ang bahala sa akin, hindi ako magkukulang. Because yung Diyos natin ay kayang gawin ang lahat ng bagay. May kausap po ako. Kapatid, tayo po yung mga anak ng Diyos. Sa mga bago maunawaan ko ho kayo, sa mga bago naunawaan ko ho kayo, pero sa matatagal ng mga kapatid ko, it's time to wake up. It's time to wake up, mga minamahal ko. Hindi tayo nasa mundo para sa wala lang. Andito tayo, mga minamahal ko, dahil tayo po ay gamit ng Lord to reach out yung mga tao sa paligid. At habang nire-reach out natin mga tao, binibless tayo ng Lord. Amen. Kaya bago paglabas natin dito, I pray na mabago laman ng tinatawag na ano natin, laman ng puso natin, laman ng isip natin, laman ng prayer natin, mga minamahal ko. Pwede mong gamitin ang business mo para makarish ng tao sa Panginoon. Amen po ba? Pwede mong gamitin ang lahat ng meron ka para makabot ka ng mga tao para kay Kristo. Alam niyo po ba, napansin ko, ang lahat ng negosyo na pinagamit kay Lord, lalong pinagpapala ni Lord. Kaya kung gagawin mong partner, kapatid, gawin mong partner si Kristo, hindi ka mapaya. Dahil po si Kristo ang nagpapala sa atin. Amen po ba? Pangalawa, mga minamahal ko, bilisan ko lamang po ito. No, walang condemnation. Pero kung nakita mo, Pastor, tama po kayo. Ang buhay ko ay nabubuhay na sa sarili ko. Hindi tayo kinocondemn ng Lord. Sa point ng time natin, dumarating po talaga ng una, nakasentro sa Panginoon. Habang tumatakbo ang Panginoon, sa dami ng problema, sa dami nararanasan, yung ating po mga puso, nabubuhay na sa I, me, myself. Dati, nabubuhay para kay Kristo. Kaya ang tanong ko sa'yo, mga minamahal ko, sino ba nabubuhay na sa buhay mo? Si Kristo ba o sarili mo na? Alam niyo po ba, tingin niyo kayo sa akin, etong huling panahon na ito, kung mapapansin mo, basta gawaing spiritual, lalo na pagbasa ng Biblia, sino ito nag-struggle ka sa Bible reading? Sa tuwing tatang, kukunin mo yung Bible mo, biglang magugulat ka iba na ginagawa mo. Magbabasa ka sana, pero nakuha mo yung cellphone mo, tumingin ka ng chat, hindi ka na nakapagtuloy. Gusto mo naman, kaya lang hindi mo magawa. Pag ganyan po, pwedeng yan po ay spiritual battle. Ibig sabihin, pwedeng ang demonyo, ginugulo ka, tinatanggal ka sa concentration mo. Bakit po? Kasi alam ng demonyo, pag nagbasa ka ng Bible, may mangyayari sa buhay mo. Kaya po ayaw ng demonyo magbasa ng Biblia. Pangalawa, kung bakit hindi tayo wala tayong spiritual appetite o walang prayer life o walang Bible reading. Pangalawa po, pwede nawala ang unang pag-ibig sa Diyos. Alam niyo po ba, nakakatakot po ito. Ako ho bilang pastor niyo, pag nakikita ko, nagdidrip ang aking puso sa Panginoon, ako yung natatakot kagad. Gusto kong bumalik kagad sa Panginoon kasi nakakatakot mawala sa Diyos. Dito, mga minamahal ko, tingin sa akin, isang dahilan kung bakit ang Kristiyano wala ng appetite sa salita ng Diyos, sa Bible reading, sa mga spiritual na bagay, nawawala yung tinatawag na first love. Di ba naalala mo, nung in-love tayo kay Lord, madali lang Bible reading? Hindi po yan problema. Pag in-love ka kay Lord, Bible reading, prayer, lahat na may kinalaman sa spiritual things. Bakit po? Kasi in-love ka kay Lord eh. Kaya po sa Revelation chapter 2, mga minamahal ko, sabi ng Panginoon sa bayan po, sa church po ng Ephesus, ito laban ko sa'yo, wala na unang pag-ibig mo sa akin. Ang word palang ginamit dyan, lost ng first love, mga minamahal ko, nakakalungkot yung word na ginamit dyan. Ang ginamit na word dyan ay divorce. You lost your first love. Divorce. Ano po ibig sabihin? Ganito po yun. Nung una, in-love na in-love ka kay Lord. Okay? Yung basa ng Bible, kahit madaling araw, no? Pag nagpe-pray ka, excited ka pag Sunday, excited ka sa cell group, excited ka sa prayer meeting. Basta may kinalaman kay Lord, excited ka. Pero isang araw, nagising ka na lang. Sabi ng Lord, usap tayo. Maya na lang, Lord. Kinabukasan, nak, usap tayo. Bukas na lang, Lord, busy. Ang word ng mga minamahal ko is divorce. Dinitouch mo yung sarili mo sa Diyos mo. Pero ito sabi ng Panginoon, isang dapat lang gawin yan, hingi lang ng tawad. Siya na niniwala, handa si Lord magpatawad. Alam mo, kapatid, babantayin mo sarili mo. Huwag mo hayaan mo sanay ka sa kasalanan. No? Pag nakikita mo, nadidrip ka na, nalalamig ka na, isa lang dapat mong gawin. Balik na kagad sa Panginoon. Lahat tayo nakakaranas na sa huling panahon nito, dapat ang Kristiyano marunong, may wisdom. Pag nararamdam mong nagkasala ka, huwag ka na lumayo sa Panginoon, lapit ka na sa Panginoon, hingi ka na ng tawad. Pag nalalamig ka na, nalalayo ka na sa Panginoon, huwag ka na magpakalayo-layo, balik ka na kagad sa Panginoon. Kailangan natin yung wisdom sa huling panahon nito, dahil ginagawa ng demonyo ang lahat.
Una, sabi ng Lord, baka, kaya nawawala, baka atake. Pangalawa, baka nawala yung first love. Pangatlo, kaya ka mahirapang magbasa kasi sa trono ng puso mo, sarili mo na nakaupo. Dito nung pumasok, I, me, myself, my career, my everything, my mind, yun po yung laman ng puso mo. Kaya po nawawalan ka ng appetite sa Panginoon. Pero ang solusyon, pababain sa trono ng puso mo, yung sarili mo, ibalik yung Kristo sa dapat niyang kalagyan. Kaya po, ini-encourage po tayo ng Panginoon, mga minamahal ko. It's time, mga minamahal ko, na sinasabi ng Lord sa atin, let us go back sa Diyos. Alam niyo po, nakakalungkot. Sa totoo lang, sabi ho ng ano, sabi ng isang ano, ng isang foreigner. Sabi ko ng isang foreigner, can you describe Christianity in the Philippines? Sabi ganun po ng ano, ng nag-interview. Medyo na ano siya, medyo alumpit siyang sabihin. Pero sabi niya, Christianity in the Philippines, kilometers wide. Ang laki, pero inch deep. Napakalawak daw ng Kristyanismo sa Pilipinas, pero ampaw ang loob. Walang lalim, mga minamahal ko. Dahil maraming Kristiyano sa Pilipinas, hindi po nagbabasa ng Biblia. Bato-bato sa langit, tayo po yun. Tama. Kaya po kapatid, tingin mo kayo sa akin. Pinababalik ko tayo ng Panginoon sa kanya. Church, lagi ko itong sinasabi, itong gathering na ito, hindi po tayo nagpapakabait lang. Ang destination natin ay papunta ng langit. Dahil kung itong ginagawa natin, hindi tayo pupunta ng langit, magsiuwian na ho tayo. Kaya ho tayo nagpapakahirap, kaya tayo sumasamba kahit mainit, dahil alam natin, mga minamahal ko, papunta ng langit ang buhay natin dahil kay Kristo. Amen. Kaya wag po itong mawala, mga minamahal ko, dahil pag ito po nawala, magpapakabait na lang tayo pare-parehas. Wala na tayong concern sa mga tao, iikot na lang buhay natin sa mga sarili natin, in which, mga minamahal ko, malapit nang dumating ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen. Kaya po, number one, sabi ng Lord, yung concern, yung pagmamahal, especially po yung pagmamahal natin sa Panginoon. No? Number one, tingnan ho natin. Kapatid, sana po, huwag kang umuwi, huwag kang lalabas dito, mga minamahal ko, na hindi ka mag-evaluate ang sarili mo. Bakit po? Sinayang mo lang ang oras mo. Masasaktan ka, sasabihin ko, pero sayang ang sabon, sayang ang tubig, kung wala hong mangyayari sa buhay mo. Amen. Hindi ko alam kung sa susunod na linggo andito po ho kayo. Masarap po makinig, mga minamahal ko, pag parang hinihimas yung likod mo. Amen. Pero pagbaguhan na ng buhay, ito masarap ng mensahe. First and foremost po, ng plano ng Diyos sa atin is to become like Christ. Maging kamukha natin ang Kristo, hindi po yumaman lang. Ang pagyaman, ang pag-asenso, ito'y bahagi lamang po ng pagiging kamukha natin kay Kristo. Amen. So kapatid, tingin kayo sa akin. Alam niyo po, sa totoo lang, nakakatakot pag paulit-ulit mo na yung mensahe tapos wala kang ginagawa. Nakakatakot po yan, mga minamahal ko. Kasasanayan mo yan. Sinasabi ng salita ng Panginoon, you need to read the Word of God, pero binabaliwala mo. Sa susunod, maghahanap ka ng simbang hindi na nagbabasa ng Bible para ipamper mo yung sarili mo. Kasi yun yung gusto mo. Dito walang sakripisyo. Dito walang hirap na mangyayari, pero dito walang langit din. Kapatid, ang pagpunta ng langit, mga minamahal ko, maliit na daan. Ang malaking daan, papunta ng dagat-dagatang apoy. Kaya po ang buhay Kristiyano, hindi ganun kadali, mga minamahal ko. Ang buhay Kristiyano, kailangan ng seryosong lakad, seryosong laban, seryosong takbuhin. Bakit po? Ang destination po nito ay kalangitan. Amen. Kaya po kapatid, kung simba-simba lamang po, kung Kristiyanuhan ka lang, eto lang sa'yo, langit-langitan ka lang. Mukhang langit pero hindi ho langit. Siya naniniwala, kailangan seryoso. Huling panahon, kailangan natin maging seryoso, kapatid. Dahil anytime pwede ho mag-rapture, anytime pwede kang mamatay. Lagi ito sinasabi, pwede tayo mamatay, kapatid. Dapat po lagi tayong nakahanda, pwede tayong kunin ng Panginoon sa lahat ng oras. May kausap po ako. Hindi ko sinasabi mamatay na tayo lahat ngayon. Ang sinasabi ng Panginoon, mga minamahal ko, ihanda yung mga sarili. Dahil pagkamatayan, pinag-usap mo, sabi mga Kristiyano, no. Huwag mo muna akong kukunin, Panginoon. Please. Hindi ka pa kukunin ni Lord, hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay mo. Meron pang gagawin para sa Panginoon.
Amen? Number one, kung gusto mo maging irresistible sa harapan mo ng Panginoon, kung gusto mo, number one, sabi ng Lord, tingnan mo yung pagmamalasakit mo sa tao. Tingnan mo yung pagmamahal mo. Pwedeng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao, baka nagde-deplete. Pangalawa, mga minamahal ko, na gusto ng Lord na maging irresistible tayo, mga minamahal ko. Ito yung pangalawang katangian. Sabi nga no, mga minamahal ko, dapat may pusong mapagpakumbaba. Kanina po, puso nagmamalasakit. Ngayon po, pusong mapagpakumbaba. Yung mga tao mapagpakumbaba, hindi po yan ma-resist ni Lord. Hindi po niyang kayang tanggihan yung mga pusong mapagpakumbaba. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Diyos mo, kasi yung Diyos ko, yung Diyos na mapagpakumbaba. Iniwan niya lang, iniwanan na lahat ng title niya, nagkatawang tao, para i-reach out sa mga tao. Yung Diyos mo, mga minamahal ko, naging tao para ipinantay ang sarili sa tao. Imagine mo, you are God. Ipapantay mo yung sarili mo sa tao. Ay isang malaking kahibangan yan. Pero ang tawag sa Panginoon na is humility. Pakisabi nga ho, humility. At yan pong katangian na yan, hindi ko kayang tanggihan nun ng Panginoon. Dito po sa Bible na pinag-usapan natin. Sabi nga noon, nung yayain siya ng mga leaders ng Jews, no, sumama po si Kristo. Sabi nga noon, sumama sa kanya si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Nung una ay sinet mga leaders ng Hudyo. Ngayon ang sinet ng kapitan, yung mga kaibigan po niya. No, itong sabi niya, sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus, this is the message, ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na umaharap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang alipin. Tingin sa akin. Sabi, kapatid, tingnan po ah. Sabi po ng mga leaders ng Hudyo, pinuntahan siya, karapat-dapat po siyang pagpalain kasi ganito ginawa niya. Nung mag-send po yung tinatawag ng kapitan ng mga kaibigan niya, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na makita man lang kayo. Kaya po si Lord na-amaze. Grabe humility na ito. Kapatid, pag naging kapitan Romano ka, ang laki ng title mo, ang laki ng privilege mo. Iba ang level mo, kilala ka sa buong Israel because you are the Roman captain, mga minamahal ko. Pero ito nakakatawa sa kanya. Nakita niya, mga minamahal ko, itong Kristo na ito, nung tingnan niya, mga minamahal ko, isang hindi lang siya tao. I believe nakita niya ito bilang isang Messiah, nakita niya po itong Kristo na kakaiba sa lahat. Kaya pong sabi niya, Lord, I am not worthy. Huwag na kayong pumunta sa amin, hindi po ako karapat-dapat. Alam niyo sa totoo lang, meron po siyang title na pwede siyang pagpalain, pero hindi niya nakita yung title niya, mga minamahal ko, na pagpalain po siya. Alam niyo, minsan po dumarating sa buhay ng maraming Kristiyano, yung tinatawag na self-entitlement. Kaya minsan lumalapit tayo sa Panginoon, no, Lord, naglilingkod ako sa'yo. Dapat mo akong pagpalain. Lord, nagsasacrificial giving ako. Lord, umaatin ako ng prayer meeting. Lord, linggo-linggo nasa church ako. Yan po minsan ang approach natin sa harapan ho ng Panginoon na parang ang yayabang ng mga puso natin. Sabi ho ng Bible, sa huling araw, ang tao ay magiging mga sarili. Magiging mayayabang at mapagmataas. Ang Panginoon po ang laging hinahanap yung pusong tinatawag na mapagpakumbaba. Ikaw, paano mo nakikita ang Diyos? Paano mo siya nakikita? Yung kapitan ho ng Romano, nakita niya sarili niya, I'm not worthy. Lord, kahit wag na po kayong punta, hindi ako karapat-dapat. Just say the word. Makita mo yung kababaan ng Lord. Doon na meron po siyang title, saan kikita niya yung title na ito, hindi ito issue rito eh. Ang issue rito yung Kristo. Grabe ho, kaya po yung heart ni Lord, lalong na-amaze. Ang baba ng loob. Alam niyo po kapatid, tingin ho kayo sa akin, si Lord po, ang hinahanap talaga, yung puso mapagpakumbaba. Paano ba ilalarawan ng tao mapagpakumbaba? Ang isang mark ng tao mapagpakumbaba, lagi po itong nananalangin. Yan po ang number one mark ng tinatawag ng taong lagi nagpipray, na humble. Alam niyo bakit sila nagpipray? Bakit sila nagpipray? Nakikita po kasi nila na wala silang kayang gawin. Nakikita ho kasi nila, mga minamahal ko, yung lakas nila, walang mararating. Nakikita ho nila, Diyos lang ang buhay nila. Nakikita ho lang nila, mga minamahal ko, na Lord, kung hindi ka kikilos, wala po akong magagawa. Kaya po ako nandito ito kasi nakadepende ko sa'yo. Dahil pag wala, pag kasama kita, lahat ng bagay magagawa ko. Pag hindi kita kasama, wala akong kayang gawin. Yan po yung mga taong inahanap ng Diyos. Yung mga tao na lagi kumikilala sa Diyos niya, na Lord, sa totoo lang, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Dahil ikaw yung buhay. Kaya ako humihinga because you are the life. Kaya po, si Lord, mga minamahal ko, ito po yung mga hinahanap po ng Panginoon.
No? Although na meron po siyang tinatawag na self-entitlement, mga minamahal ko, pero hindi nakita, mga minamahal ko, yung kanyang title. Alam mo yung pinakanakalungkot? Pag ang tao sumasagana, pag ang tao nagkakaroon ng title, minsan hindi na mailuhod ang tuhod nila sa harapan ho ng Panginoon because of the title. Title is not bad as long na ito po ay nakapailalim sa kalooban ho ng Panginoon. May kausap po ako. Kaya po, lagi ko itong pinapalalahanan, mga minamahal ko. Noong nagsisimula kang Kristiyano, napaka-humble mo. Noong nagsisimula kang Kristiyano, mga minamahal ko, itong mga panalangin mo, Lord, wag mo akong iiwan. Lord, hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Lord, samahan mo ko. Pero tumanda na tayong Kristiyano, tumatagal na tayong Kristiyano, kahit wala na tayong panalangin, kaya na natin. Ito po'y palatandaan, mga minamahal ko, yung puso natin nagiging proud. Yung puso natin nagmamataas sa harapan ho ng Panginoon. Kaya pag inaral mo, si Daniel po, pag inaral mo ang buhay po ni Daniel, grabe yung kababaan ng loob nito. Kaya po binigyan siya, you are highly favored. Ganon siya nakikita ng Lord. Dahil katangian po niyang puso ni Daniel, mga minamahal, napaka-humble, napaka-soft sa presence ng Lord. Ano bang sinasabi ng Bible pagdating sa humility? Tingnan ho natin dito. Sabi gano'n ni James, James 4:6. Sabi gano'n, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Pag ang tao po mayabang, punong-puno ng sarili, he resists. Pero yung mga tao mapagpakumbaba, nakadepende sa Lord, binibigyan niya ho ito ng favor. Tingin ka sa akin, laging ito tatandaan, ang buhay hindi yung pagalingan. Ang buhay po pababaan ng loob sa harapan ng Panginoon. Sabi ho ng Bible, pag nagbaba ka ng sarili, itataas ka ho ng Diyos. Kaya tingin ka sa akin, ang mundo, nag-aagawan po yan papunta sa taas, naghihilaan papunta sa baba. Pero sa Panginoon po, hindi po. Ang sabi na Lord, ibaba mo sarili mo, itataas kita. Kaya dapat ang humility, mga minamahal ko, magsisimula sa presence ng Lord. Kahit sila magunahan para sa promotion. Dahil ako naniniwala, pag nakita ng Panginoon mapagpakumbaba ka, si Lord ang malaglalagay sa iyo sa tamang posisyon. Hindi kanya ilalagay sa taas lang, sasamahan kanya sa taas para mag-sustain mo yung blessing ng Lord sa buhay mo. James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. May grace, mga minamahal ko, para sa mga tao mapagpakumbaba. May favor sa mga tao mapagpakumbaba at may blessing sa mga taong mapagpakumbaba. Sabi hong ganoon ng Proverbs 11:2, when pride comes, pag dumating po yung tinatawag na kayabangan, pagmamalaki, then comes disgrace. Pag may pagmamalaki, meron pong kasunod na kahihiyan. Pero itong sabi niya, sabi ganoon, mga minamahal ko, but with humility comes wisdom. Pag may kababaan ng loob, nagkakaroon ng karunungan ng tao. Kaya tingin ka sa akin, ang laban natin, hindi katulad po ng laban ng mundo. Sa mundo, pagalingan, patalinuhan. Pero sa Lord, hindi po. Sa Lord po, kailangan lang magbaba ng sarili, bibigyan kanya ng kakaibang wisdom. Kaya po napakahalaga, may minamahal ko ng puso mapagpakumbaba, puso nakadepende sa Panginoon. Proverbs 15:33, wisdom instruction. Sabi ng wisdom, matakot kay Yahweh. At sabi niya, humility comes before honor. Pag natuto ka magbaba ng sarili sa harapan ng Panginoon, pararangalan ka ho ng Diyos. Ulitin ko po ito. Ang dapat lang natin matutunan kung paano natin ibababa ang sarili natin sa Lord, si Lord ang magbibigay sa iyo ng honor, si Lord ang magbibigay sa iyo ng blessing, si Lord ang magtatayo sa iyo, mga minamahal ko, siya ang magbibigay sa iyo ng favor pag may humility. What attracts Him? A humble heart. Alam mo bakit? Because your God is a humble God. Sa tuwing nakikita niyo mga humble people, nakikita niya yung sarili niya, and He can't resist na i-bless yung mga tao po na ito. Alam mo, sa totoo lang, nakakatawa po itong kapitan ng Romano na ito. Although na pag tinino mo, punong-puno siya ng mga accomplishment, pero hindi nakita yung accomplishment para sagutin siya ng Lord. Ang nakita niya, minamahal ko, hindi siya karapat-dapat na pagpalain. Alam niyo po, sa totoo lang, wala, sino niniwala, walang karapat-dapat sa atin dito. Ako din po, nandito sa harapan nyo, hindi ako karapat-dapat tumayo dito para magdala ng gospel. Ang tawag dito, calling lang. Pero nakita ko sa sarili ko, I'm not worthy sa lugar na ito. No? At ako yung naniniwala, kung di ako sasamahan ng Panginoon, wala rin akong kayang gawin. Yung mga tumutugtog sa harapan nyo, mga minamahal ko, ang tawag po dyan ay biyaya. Kaya po nandito yan dahil pinili ho ng Diyos yan. Hindi ho dahil magagaling sila, nakita ng Diyos sa kanilang mga puso nila mapagpakumbaba.
Nakita ho ng Panginoon yung mga taong tumatayo sa harapan, pwedeng pagkatiwalaan ang presensya niya. Nakakita siya ng mga taong nakadepende sa kanya. Nakakita siya ng mga taong nakapagpakumbaba. Nakita siya ng mga taong mga minamahal ko na ang puso po ay katulad ng puso niya. At hindi niya po ito matanggihan. Alam niyo, sa totoo lang, pag magpipray tayo, dapat makita natin kung sino kausap natin. Dahil pag hindi mo naintindihan ang kausap mo, pwede kang magmayabang, pwede kang magmalaki, pwede mo sabihin, Lord, nagpipray ako. Pero pag naintindihan mo kung sino yung Diyos, kung gano'ng kadakila ang Panginoon, sasabihin mo, even your prayers is a privilege. Lord, salamat po. Kaya ako nakakapanalangin dahil po sa'yo. Biniyayaan mo kaya po ako nandito. Kaya po, kapatid, tingin sa akin, itong mundo na ito, punong-puno ng sarili, punong-puno ng pagmamalaki, punong-puno ng pagmamayabang. Sabi ng Panginoon, kaya ang mundo, hindi po pwedeng lumapit sa Panginoon talaga. Bakit? Punong-puno ng pride. Even po minsan sa simbahan, mga minamahal ko, ang mga Kristiyano, ang antitigas ng puso, no? Ang yayabang sa harapan ho ng Panginoon. Nung panahong walang-wala, kumakaiyak, wagas. Nung marahon na ho, meron na ho pera, wala na, hindi na ho maalala magbaba ng sarili sa Panginoon. Kaya nilang mabuhay para ho sa Panginoon. Para, kahit wala ho ang Panginoon. Samantalang noong kaya tignan mo, sabi ng Panginoon, balikan mo yung dati mo. Yung panahong wala ka pang pera at naglalakad ka, yung panahong wala ka pang makain. Na kung manalangin ka, Lord, kailangan ko ng piso para makompleto yung sampu. Alam niyo po ba, nakakatakot po ang pagkapala. Ang pagkapala, pag hindi mo na-handle na maayos, yayabang ka. Magmamataas ka. Sana po, kapatid, habang pinagpapala ho tayo ng Panginoon, yung puso natin na natitili mapagpakumbaba sa Diyos. Amen. Yung pagkilala na Lord. Alam mo kaya po, maganda kapatid, pag nagsimula ka sa wala eh. Sa totoo lang. Pero kung nagsimula kayo, pinagpala kayo, good yun. Walang problema ron. Pero iba ho talaga mga minamahal ko. Alam niyo po ba, tingin niyo kayo sa akin. Ang nakita ko mga kapatid ko mahalaga, yung mga nakaraan mong pangit. Yung mga walang-wala ka pa, nakakahiya ikwento, yung mga pagkakamali, yung mga pagbagsak mo, na ang pangit ikwento. Pero alam mo po ba, sa tuwing babalikin mo yan, it makes your heart humble. Na lalo mo nasasabi, wala talaga kayo mapagmamalaki. Ituturo mo lahat ng kaluwalhatian sa Diyos mo. Because your God is worthy ng pagsamba. Sabi ng Lord, number one, kung gusto mo maging irresistible sa harapan ko, sa tuwing lalapit ka sa akin, nak, yung puso mo, dapat maging mapagmahal, dapat may pagmamalasakit. Pangalawa, nak, panatilihin mapagpakumbaba ang puso sa harapan ko. Andun ang blessing ng Lord. Sa huli, mga minamahal ko, tatlo lang po ito, and then tapos na po ako dito. Pangatlo, mga minamahal ko, na makikita ho natin dito, yung kapitan ng Romano, bukod sa may pag-ibig siya, bukod na meron siyang pusong mapagpakumbaba, meron siyang pusong may pananampalataya, meron pong tinatawag na faith. Pakisabi nga ho, faith. Isa pa ho, faith. Ito po ang sabi niya, mga minamahal ko, kaya hindi po siya matanggihan ni Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat. Ngunit, sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim naman nakataas sa akin at may nasasakupan naman akong makawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Sabi niya ganoon, kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Ibig sabihin, tingin sa akin, yung faith po niya, ibang level. Bakit po? Nakita niya itong Kristo nito, may authority, may power, mga minamahal ko. Kaya sabi niya, Lord, just say the word. Sabihin mo lang. Hindi ko na kailangan pumunta niyan, sabihin mo lang. Kapatid, pag inaral mo ito, karamihan po ng miracle sa Bible, hinahawakan po ng Diyos yan, ni Kristo. No? Dinideliver po yan, may touch po yan, sinasaway. Pero ito pong miracle na ito, mga minamahal ko, ito po ay malayo. Walang hawak dito, walang sword ng ito. Ang sabi lang po ng Romanong kapitan, Lord, just say the word. Alam niya yung authority ng word ng Lord. Kapatid, tingin sa akin, alam niyo bang mahalaga ang salita ng Panginoon? Bakit tayo patuloy na pinagbabasa ng Bible? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos nasa salita niya. Kapatid, pag may problema ka, ang dapat mo lang hingin word. Lord, just say the word. Lord, may babayaran ako. Just say the word. Lord, may sakit ang anak ko. Just say the word. Lord, may dinadaanan ako. Lord, magsalita ka. Dahil pag ang Diyos ay nagsalita, may lalakas. Pag ang Diyos nagsalita, may gagaling. Pag ang Diyos ang nagsalita, may magbabago. Kaya dapat po maminamahal ko yung word ng Lord. Ito po yung mahalaga kapatid. Lagi yung tatanda nito. Mahalaga po ito. Ang nakakalungkot lang, kapatid, tingin sa akin, ang faith ay nanggagaling sa pagbabasa ng Biblia.
Pag wala pong pagbabasa ng Biblia, walang faith. Kaya po, ibabalik na naman tayo dito sa tinatawag na salita ho ng Panginoon, because faith comes from hearing and hearing by the word. Pag walang pakikinig ng word of God, wala hong faith. Kaya po yung sinasabi mo na nampalataya ka, hindi faith yan. Pag wala ka, ang tawag dyan, fake. Walang foundation yung tinatawag po na ano mo, na sinasabi mong faith, because ang faith, ang foundation po yung salita ho ng Panginoon. Church, ako po ay nananawagan sa simbahan po na ito. No, kung tayo po hindi na nagbabasa ng Bible, let us go back to the Bible. Let us go back to the Bible. Kunin natin muli mga Biblia natin, let us seek the face of the Lord. Kapatid, ang mga may pananampalataya, yan po'y irresistible sa harapan ng Panginoon. Kaya lang marami ho sa atin ayaw magbasa ng Biblia. Gusto ng pagpapala, pero ayaw ng Diyos. Masakit, pero yung katotohanan. Kapatid, tumiwi sa akin. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, hindi pwedeng wala ang salita ng Diyos. Lahat po na nagtagumpay sa Biblia, iisa lang po meron silang mahalagang mahalaga. By faith, by faith, by faith, by faith. Ano yung ginawa ng Diyos sa kanila? Sino tong Diyos sa kanila? Yung po yung angkla ng buhay po nila, kapatid. Kaya po mahalaga ang faith, mga minamahal ko. May isa hong scenario sa Bible. Ang pangalan po niya si Jairus. Si Jairus po ay leader ng synagogue. Nagkasakit po yung anak niya, mga minamahal ko, nasa bingit ng kamatayan. Nabalitaan niya si Kristo nasa isang lugar. Pumunta po si Jairus doon at lumutya sa harapan ni Jesus. Lord, yung anak ko naghihingalo mo, pagalingin mo. Puntahan mo, pagalingin mo. Natouch yung heart ni Lord kasi nakita yung humility, yung kababaan ng loob. Sabi, tara, punta tayo. Nung habang sila po ay naglalakad, mga minamahal ko, may umeksena. Yung Saba woman, 12 taon na may problema, inaagasan po. Nagkanda hirap-hirap, nagkambaon sa utang, na walang lahat ng property niya, kumonsulta sa lahat ng doktor, nakilala niya, lahat ata pinuntahan niya, para gumaling po yung pag-agas ng kanyang dugo na 12 taon niyang struggle. Pumayat na ng uso, mga minamahal ko, askout na ho ng lipunan, outcast na ho ng lipunan, hanggang mabalitaan din ang babae na ito na dumadaan yung Kristo. Ito yung babae na ito, mga minamahal ko, galing po sa likod, hinawakan niya po yung laylayan ng damit ni Kristo. Sabi niya, pag nahawakan ko yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. And then, galing po sa likod, mga minamahal ko, yung faith niya, pag nahawakan ko yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako. Sabi po ng Bible, pag touch na ng laylayan ng damit niya, sabi po ng Biblia, immediately, biglaan, gumaling siyang bigla. Humi-stop yung pag-aramdaman niya kagad, mga minamahal ko. Tapos sabi ni Lord, may humawak sa akin. Sabi ni Pedro, Lord, ang daming humahawak sa'yo. Hindi, may humahawak sa akin. May kapangyarihan lumabas sa akin. Nung hinahanap niya, nakita niya yung babae, lumunod sa harapan niya, Lord, natatakot po yung babae. Pinagkwento niya, ito po yung kalalagayan ko. Pero ang sabi ko, kung mahawakan ko lang ilalayan ng damit niyo, gagaling ako. Yun yung faith niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, your faith has made you well. Go. Tapos maya-maya, tapos ng healing, maya-maya dumating po yung mga tauhan ni Jairus. Sabing ganun, Sir, sabi kay Jairus, huwag mo nang gambalain si Jesus. Patay na po yung anak mo. Yung alam mo na, yung anak mo. Kaya nga ako pumunta rito. Mahil yung anak ko. Tapos ngayon patay na. Nakaganon po siya, mga minamahal ko. Pero sabi sa kanya ng Lord, huwag kang matakot. Manalig ka lang. Patay na yung anak mo. Ha? Manalig ka lang. Naglalakad sila, manalig. Pagdating ho, maraming tao, nag-iiyakan na. Sabi, anong kaguluhan yan? Sabi ni Jesus, pinalabas na ng mga tao, natutulog lang yung bata. Umakit po siya sa taas, mga minamahal ko. Yes. Inutusan lang ho yung bata, hinawakan sa kamay, bumangon. Alam niyo po kapatid, dino ka sa akin, ang number one problema ng mga Kristiyano ngayon ay faith. Pakisabi nga ho, faith. Alam niyo po, sa totoo lang po, kung matututunan lang tayo manampalataya, mararanasan ho natin ang himalaho ng Panginoon. Pag tinignan mo sa Bible, mga minamahal ko, tignan niyo po ito sinasabi ng salita ho ng Panginoon. Mark 9:23, if you can, said Jesus. Lord, sabi ng bata, ng lalaki, Lord, kung kaya mo, pagaling mo anak ko, sabi ni Jesus, kung kaya, walang imposible sa tao may pananampalataya. Si Kristo po may sabi, wala pong imposible sa tao may pananampalataya. Sabi po ni Kristo, walang po imposible sa tao may pananampalataya. Pag may faith ka, there is nothing impossible with you.
Kaya po pag sinabi, pag tinignan mo, kapatid, tingin sa akin, walang ibang reseta ang Diyos sa atin, kundi ang salita niya. Sabi ng Panginoon, walang imposible sa taong may pananampalataya. Kaya po tingin sa akin, si Lord po, pag lumapit ka na walang faith, hindi po siya natutuwa. Without faith, it is impossible to please God. Kaya pa sa paglapit mo sa Panginoon, dapat certain ka na naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos yung sinasabi mo. Alam niyo po, tingin nyo kayo sa akin, kapatid, tingin sa akin, hindi yung design ng Lord na maghirap ang anak ng Diyos. Ang problema ng anak ng Diyos, hindi pera, ang problema natin, pakisabi nga po, faith. Pag pumunta, lagi-lagi din sasabi, pagpunta mo ng Canada, maminamahal ko, kailangan mo ng Canadian dollar para kung makakuha ka ng sa tindahan. Pag pumunta ka ng US, kailangan mo ng US dollar to release ng anumang bagay na gusto mo. Kung gusto mo, pagpunta ka ng Japan, kailangan mo ng yen para po makapag-release ng gusto mo. At kapatid, sa Pilipinas, kailangan mo ng peso. Pero sa langit, ang kailangan mo, faith. Dahil sa langit po, ang currency doon, faith. Kaya ang sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba? Yes, Lord. According to your faith. Kaya kapatid, sabi ng Panginoon, walk by faith and not by sight. Habang nasa mundo ka, tingin sa akin, may pangangailangan ka, pero pwede kang lumapit sa Panginoon, Lord, may needs ako, naniniwala ko. Ang sabi mo sa akin, Philippians 4:19, ito yung sinasabi mo, Lord, and my God shall supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Naniniwala ko, provided ang pangangailangan ko in Jesus' name. Pagka yung paniwalaan, mangyayari po yung kapatid. May kausap po ako. Kapatid, si Lord po, irresistible sa kanyang tao, may mga pananampalataya. Alam niyo po ba sa Bible? Lahat ng mataong gumawa ng dakilang bagay, nagpabagsak na matataas na pader, nag-overcome na mga kingdom, minamahal ko, bumuhay ng mga patay, iisa po katangian nila. Pakisabi nga ho, faith. Kaya po, alam niyo, sabi ni Lord, na-amazing Diyos. Sabi ng ganun, wow, pambira, wala ko nakitang ganyan sa Israel. Hindi ba, unbeliever pa to. Hindi pa ito mananampalataya. Pero may kakayanang maniwala sa akin. So nagawa ng Lord yung gusto niya kasi may faith. May isa rin yung pangyari sa Bible. Nung lumapag po si Kristo roon, hindi siya nakagawa ng himala. Na-amaze din siya. Pambira yung power niya, nag-uumapaw, pero wala po siya nagawang himala. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Panginoon, na-amaze din ako sa inyo. Ang tindi ng lack of faith nyo. Ang tindi ng tinatawag na unbelief nyo. Kapatid, sa totoo lang po itong huling araw nito, kung meron tayong aasikasuhin, yung Bible reading ho natin, we need to go back, maminamahal ko. Muli tayo mag-spend ng time sa salita ho ng Panginoon. Alamin natin kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kilalanan natin kung sino si Kristo sa atin. Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa atin? Yung mga tao may pananampalataya lamang ang pwedeng mag-overcome sa mundo. Ang pwedeng manatili lang sa buhay Kristiyano yung mga taong may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung meron tayong asikasuhin, mga minamahal ko, ito po ay ang salita ho ng Diyos para mag-create po ito ng faith sa ating pong mga buhay. Paano ba malalaman pag ang tao may problema sa faith niya? Pag natatakot yan, may problema faith niyan. Pag nag-aalala yan, may problema ang faith niyan. No, pag nag-aalala yan, pag nai-stress yan, ibig sabihin, mga minamahal ko, may problema ang faith niyan. Dahil pag ang tao may faith, walang fear. Pag ang tao may faith, may rest. Ulitin ko po ito. Pag ikaw po may faith, walang takot. Pag ikaw po may faith, walang stress. Pag ikaw po may faith, mga minamahal ko, hindi ka nag-aalala. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng kapahingahan. Kaya tingin ka sa akin, ang taong may faith, may spare sa sakit at karamdaman. Bakit po? Kasi po, wala siyang stress. Pag ang tao na stress, mga minamahal ko, nagre-react ang physical niya katawan, mga minamahal ko, nag-i-invite po ito ng sakit. Pero kung may faith ka, mga minamahal ko, tingin sa akin, meron kang peace. Kayang matulog, mga minamahal ko, knowing na habang natutulog ka, tumatrabaho ang Diyos sa buhay mo. Pag may faith, si Lord ang gumagawa para sa'yo. Amen! Siya'y nag-iisip para sa'yo. Ang kailangan mo lang maintindihan, mga minamahal ko, Lord,
paano lalaki pa na ng palataya ko? Kaya po dapat yung sa akin, ipinipid ang faith. Pag nagbabasa ka ng Bible, pinipid mo yung faith mo. No? Faith comes from hearing and hearing by the word. Kailangan mo ng word of God para magka-faith. Kailangan ng word of God para lumaki ang faith. Kailangan ng problema para tumatag ang faith. Pag ang faith na subok maminamahal ko, walang bagay na hindi mapangyayari sa'yo. Alam niyo po ba, tingin ka sa akin, pag naiintindihan mo buhay Kristiyano, kapatid, kaya kami problema, tinetesting ng Lord yung faith mo. Kaya ka dumadaan sa problem para po yung faith mo makita mo kung totoo, kung ito ba ay dalisay, kung ito ba ay 100% pure. Kapatid, tingin sa akin, pag dumaan ka ho ng problema na, oo, may problema, minamahal ko, pero lumalabas ka sa problema na hindi ka amoy problema. Hello, dahil maraming Kristiyano dumadaan ng problema, nangangamoy problema sa taas. Dahil walang lumalabas sa bibig niya, kundi problema niya. Kaya po ang tao may faith, dadaan ka ng problema, pero hindi ka mangangamoy problema. Ang lagi mong sinasabi, maminamahal ko, nagtagumpay na ako dito. I am more than conqueror. Ako, ang Diyos na yung nagpadala sa akin dito, ang Diyos ang magsustain sa akin. Kaya kapatid, sa totoo lang po, itong huling panahon na ito, napakahalaga na itong pinag-uusapan natin. Ito pong ating pananampalataya, kapatid. Sa dami ho ng bagyong darating sa buhay natin, sa dami ng battle na mararanasan natin, dapat po stronger ang faith natin. Dapat mataas, matibay ang pananampalataya ho natin. Kaya lang po ang tulad ng sabi ko sa inyo, mga minamahal ko, sa simbahan po, hindi na popular ang pagbabasa ng Bible. Kaya po ang weight natin, ang faith natin weak, ang faith natin madali ma-shake. Pag may problema, ayawang kagad. Pag may problema, na-stress kagad. Bakit po? Walang foundation yung buhay ng salita ho ng Panginoon. Pwede ka nagsimula na lumalakad ng faith, pero sa dulo, pwede kang lumakad by sight. The moment po na walang mata mo sa Panginoon, lalakad ka ho sa pamagitan ng sariling lakas. Kaya po itong umaga na ito, mga minamahal ko, sinasabi ho sa atin ng Panginoon, gusto ho ng Lord maging irresistible tayo. Gusto ho ng Lord, mga minamahal ko, paglapit ho natin, mga minamahal ko, gusto yung imit kagad yung needs natin. Alam mo bang walang imposible sa Lord? Siya naniniwala, gusto ka ni Lord pagpalain. Siya naniniwala, di sana ng Lord pagpalain ka. Yun ang passion ng Panginoon. Anong nangyayari? Tignan lang natin ito, mga minamahal ko, baka dito tayo may problema. Baka yung buhay natin umikot sa sarili na lang natin. Wala nang pag-ibig sa Diyos, wala nang pag-ibig sa mga tao. Baka naman may problema tayo, mayayabang na tayo. Dahil pinagpala na tayo ng Lord, sumagana na tayo. Baka panahon na kailangan ibaba ang sarili. O baka naman sabi ng Lord, yung pananampalataya may problema. Pero kung may pag-ibig, may kababaan ng loob, may pananampalataya, kapatid, ako'y naniniwala ako, you will become irresistible sa harapan ng Panginoon. Hindi ka niya i-deny, hindi ka niya tatalikuran, bagkos i-entertain kinang ka ng Panginoon. Why? Dahil nakita niya yung katangian sa'yo na irresistible. Pwede ba ako makiusap sa inyo? Ito. Ang pinakamahalaga, yung application natin. Dahil kung makikinig lang ho tayo rito at hindi tayo mag-a-apply, sayang lang ho pakikinig natin. Dapat ganito gawin natin. Pag uwi ho natin, mga minamahal ko, mag-pray tayo sa Lord. Lord, tulungan mo kong bumalik. Yung pag-ibig ko, manumbalik. Tulong mo akong bumalik sa salita ho ng Panginoon. Let us go back sa word ng Lord. Pastor, wala akong time eh. Dadali mo yung Bible mo sa trabaho mo. Eh Lord, Pastor, busy ako. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kahit na sa trabaho ka, pwede ka magbasa ng Biblia. Kumuha ka maliit na Bible, magkaroon ka lang ng time, o kahit ang yung tanghalian mo. Yung 30 minutes, ikain mo. And then 30 minutes, ihiwalay mo. And then magbasa ka ng Biblia. Ang mahalaga, pinipid mo yung faith mo. Pinakain mo yung physical mong katawan, pakiinin mo yung kaluluwa mo. Dahil man does not live by bread alone, but for every word that proceeded unto the mouth of God. Kapatid, it's time. Let us go back sa Biblia. No? Para sa faith natin, mga minamahal ko. Dahil yung faith natin, ino-honor to ng Panginoon, at yung faith mo, ino-honor mo, Diyos mo. Pwede ba tayong tumayo, mga minamahal ko?